Okay, so we have also or okay dito. So actually yung mga discussions natin nasa ano pa to eh nasa old TOS na kapatid. Nung ina-update ko yung ating lecturers na i-lecture ko sa inyo, nakita ko na nandun lahat pa rin. Okay, wala pa rin may mga changes naman konti, mas specific. Pero kung magte-take ka ngayon na hindi mo nakita ang TOS, still makakasagot at makakasagot ka. Same pa rin kasi. Okay, mas specific lang. So, kasi ang yun yung pinaka-focus ng TOS ng tao. Lalabas sila ng TOS na mas specific na hanggang doon ang iaaralin ng mga students. Doon lang mag-evolve ang mga questions. So, mas maganda sana no, kung hopefully class, i-pray ninyo na kung ano nakalagay sa TOS, yun talaga ang ilalabas nila sa board exam. Kapag ganon, di ba, happy ang lahat kasi napagdaanan, okay? Pero kapag danon ka na sa board exam, hindi ka naman pwede mamili, ay, wala naman sa TOS, hindi ko sasagutin. Hindi, kailangan ko pa rin sagutin. Kasi yun talaga ang board exam. Kaya nga tanawag ng board exam, hindi mo alam kung anong lalabas, no? Ano pa yung silbi ng board exam kung ibibigay sa iyo ang tanong, di ba? Kapag yung iba, minsan ng mga students, ay, sir, hindi naman lumabas yung ganito, ganyan. Sabi ko, kaya nga tinawag na board exam. Okay, may possibility talaga na hindi lalabas ang mga binabasa ninyo, yung mga ano ninyo, yung mga in-explain sa inyo, ano. Pero, kaya nga, board exam yan, pag doon ka na, kailangan mong, if you don't know the answer, then know how to answer, di ba? Kung wala kang idea dyan, kailangan mo talagang tapusin ang exam. Okay? Kasi kaya nga, ano, saan pa, or useless yung inaral mo for months, 6 months, 4 months, yung preparation mo, tapos hindi mo, sorry, hindi ka, or magigib up ka dating, pagdating sa board exam. Hindi, ituloy mo yan, di ba? So, anong, kaya tinawag na board exam, kasi nga, hindi mo alam ang lalabas sa board exam. Pero nga, nag-prepare ka. So, mayroon ka ng idea kung ano yung mga possible na lalabas. Okay, so dito tayo, class. So, nagtanong kayo kanina kapag diba, sinabi natin that Salary Grade 27 Up, that is the jurisdiction of Sandigan Bayan. Okay, kapag Salary Grade 27 below, saan ba pupunta dito? Sa RTC ba or sa EPS? Okay, saan ba pupunta? Yun po muna kayo lahat, class. Kayo na, ano kasi, yung iba, naka-distop. So, ang Regional Trial Court class or the RTC, ang former name niya dati, class, is tinatawag natin yan na the Court of First Instance. Ang Regional Trial Court, siya yung highest trial court in the Philippines. Dakwa, the highest trial court in the Philippines. Then, all cases decided by lower courts in their respective territorial jurisdiction. Yung from MPC, iakyat yan nila ngayon ka sa RTC. So, that is the jurisdiction of RTC. Then, of course, exceeding 6 years. Dakwa ba? Exceeding 6 years, papasok rin yan sa RTC kasi below 6 years that is the jurisdiction of the MPC. Of course, napag-aralan nyo yan during your undergrad. Okay? Kaya nga it is a review. I-refresh lang natin yung pinag-aaralan ninyo. So in the MPC, kapag ang imprisonment of not more than 6 years, yan ang kanyang jurisdiction. Okay? Imprisonment of not more than 6 years. Then lahat na mga cases of damage to property through criminal negligence, yung ano natin class, yung mga negligence, because of negligence. Then pag sinabi naman natin, except hindi kasali class or hindi papunta dito yung violations ng Republic Act 1319, yung what is Republic Act 1319, anti-graft and corruption, and 1379, yung mga unexplained wealth act natin. Okay, so meaning class, saan ngayon pupunta? Kaninong jurisdiction ngayon yung may salary grade 27 and below, okay, 27 and below, tapos they are involved in connection with their public office or their public functions class. Saan ngayon pupunta? Kaninong jurisdiction ngayon? Kasi nagkakamali tayo dito minsan eh. Minsan may sanasabi MTC, minsan RTC. So, i-clear natin ngayon. Saan ngayon class? Saan ngayon? Saan? O MTC, sure kayo? Okay, ulitin natin na, ang jurisdiction ng MTC, sinabi niya, all cases of damage to property through criminal negligence. Pangatlo, except violations of RA 1319 and RA 1379. Kapag salary grade 27 below, ba, jurisdiction pa rin ba ng tinatawag natin ng MTC? Yung ganun?
Kasi minsan nagkakamali rin ako dito. Minsan, na-confuse yung iba dito. Kaya tinatanong nila kung saan pupunta. So, saan ngayon, class? I-clear natin dito ngayon sa ating discussion. Saan siya pupunta? RTC ba or MTC? Sige. Wala namang pa, ano, class? Sige, try. Try sa mabok. Okay, ano yon? Saan pupunta? Okay, of course, that is sa RTC kasi nga sinabi niya, except, okay, hindi niya na jurisdiction ngayon ang tinatawag natin class na mga yung 3019 or 1379. Kapag salary grade 27 and below class, isettle na natin ngayon ha, kasi there are confusions minsan dito. So kapag salary grade 27 below, that you are a public officer or employee, you are involved in corruption or in relation to your jury, so that is the jurisdiction now of RTC class. Okay, nakuha ba? Settle na tayo. So wala nang ibang sagot. So kapag tinanong sa board exam, kapag salary grade 27 below, ang sagot doon, RTC. Okay, so i-erase na natin sa isipan natin yung MTC kasi it is clear dito sa ating rules of court na hindi sila, okay, MTC yung sagot ko sa board exam. Okay, so MTC, no, parang ano yun. Sige lang, this time, so i-check na natin yun, yung kapag nagkamali kayo doon nung una. So ayan, nasa RTC na tayo, mag-settle na tayo dito. Nasa barbell ka ba, Sir Roger? Barbell ka? Okay, so nasa MTC. So nakalagay kasi dito, except violations of RA 1319 and RA 1379. So clear na tayo dito. Ay, classmate kayo? Pero magkaklase rin kami ni Sir Roger noong high school eh. Magkapitbahay rin kami. Ay, magkaano pala kayo? Magkaklase pala kayo. So ayan, kapag halimbawa may nabasa kayo or may narinig kayo or may naturo sa inyo na MTC ang kapag salary grade 27. So nakalagay diyan except violation of RA 1379 and violation of RA 1319. Okay? So yan yung mga natin class. Papasok yan. Pero kapag halimbawa kapag salary grade 27 and below. Okay? Halimbawa class, kapag salary grade 27 and below tapos regular crime ang na-commit niya. Okay, regular crime. Tapos, 6 years below ang kaniyang punishment or penalty na na-commit, saan siya papunta? Kaninong jurisdiction yon? Okay, saan ka kaninong jurisdiction yon? Of course, MTC. That's the time. Okay, so that's the time na magiging, ano tayo, magiging, ay, magiging, pupunta siya ngayon sa MTC. Clear na ba tayo? Cleared? Okay, so pag exactly 6 years class, of course, papasok yan sa RTC. Okay, 6 years exactly, RTC yan. 6 years below kasi ang ginamit na term doon, that is papasok sa MTC. So, yun kasi ang nagkakaano ko minsan, no? Yun yung mga confusion, no? Yung mga exactly, mga ganoon. Kapag exactly 6 years class, papasok yan sa RTC. Kapag 6 years below kasi ang ginamit, so papasok yan sa MTC. Pag 6 years exactly, that is sa RTC. Nakuha ba? Nakuha. Okay. So, 12 RTC, 6 below MTC. Okay. So, nakuha na? So, may question pa, class? Okay na ba? Okay na, okay. Paki-confirm muna, paki-confirm. Okay. Okay na, wala nang question. Okay, ulitin natin. So, under the Regional Trial Court or the RTC, of course, the former name of that is the Court of First Instance.
Of course, class ang kanilang jurisdiction, yung mga cases decided by the lower courts from MTC akyat sa RTC. Then of course, yung mga exceeding 6 years. Kapag MTC naman, of course, imprisonment of not more than 6 years. So all cases of damage to property through criminal negligence, so pasok rin yan. Then of course, hindi nila jurisdiction yung mga violations of Republic Act 1319 and RA 1379, yung anti-graft and corruption and the unexplained wealth act. Then except Articles 210 to 12 of RPC, as co-principals, accomplices, accessories of private individual. And then we have the BP 22 cases or the bouncing check law. So bakit sa tinawag class ngayon na bouncing check law? Ano yung pagkakaintindi niyo pag sinabi natin bouncing check law? Okay, again. So ano yung tinatawag natin na bouncing check law? Nandiyan pa ba kayo? Or baka naghang yung utak ninyo? Nandiyan pa kayo, class? Nandiyan pa? Naririnig ninyo? Nandiyan Yes, pa? sir. Okay. Sige, ano yung Yes, tinatawag natin sir. na bouncing check law? Sige, what is bouncing check law? Sige, meron kayong idea? Sige, para hang na utak. Naghang na yung utak ninyo. Wala pa nga eh. Yung ibang review center, mag-start pa lang sila, class, ng review this day. Yung iba naman, ano pa, April and May. May pa. No idea? Baka mahinang signal ninyo. Okay, so pag sinabi nating bouncing check law, class, pero okay naman yung ano ko, talbog na cheque. Ano yung talbog na cheque, class? Yung ano, nag-jump ang cheque? Yan ba yung bouncing check law? Tama ba? Talbog na cheque? Ganun ba ang bouncing check law? Ganun pa, class? Okay, Hindi, so, sir. No idea. Walang laman ang cheque. Okay, ganito, class. Pag sinabi natin bouncing check law, class, ibig sabihin nun, di ba, sabi na lang talbog ang cheque, ibig sabihin, nag-issued ka ng cheque, tapos, halimbawa, ang, halimbawa, okay, ito na yung bayad sa utang mo, or ito yung bayad sa utang ko sa'yo. Nag-issued ka ng amounting 1 million pesos. 1 million, ha? I-initial mo na cheque. Tapos nung pinapalitan niya na sa bangko, it turned out na wala palang laman ang account mo, ang account niya, di ba? Kaya yun yung tinatawag natin na bouncing check law. There is a fraud na nangyari doon, di ba? May panloloko, no? So, yeah, kaya minsan tinatawag na talbo. Ibig sabihin, walang laman pala yung original account na yun. So, that is BP22 class, bouncing check law. Nakuha ba ninyo? Nakuha ba? Nakuha, class? Yes, sir. Okay. Pero sa board exam, as an experience no, sa board exam, wala namang ano, wala namang masyadong lumalabas na question sa bouncing check law. Minsan merong isa, pero minsan wala talaga. So kasi nga ang mga bouncing check law class, hindi naman kayo mag hindi naman kayo CPA no. Hindi naman kayo mga accountant na kailangan ng ano 'yan. So kaya dapat ang alam mo homicide, murder, parricide, rape, infanticide and so on, hindi yung pinag-aralan mo ng ilang weeks ang bouncing check law tapos walang lalabas. So, dapat alam mo lang kung ano yung bouncing check law. Pag sinabi natin bouncing check law, of course, you should check then later on, wala palang laman ang original account or ang account na nag-issued doon. Okay, then there is a fraud. Nakuha ba? Nasundan niyo, class? Okay, so that is the jurisdiction class ng MTC kapag bouncing check law ang pinag-uusapan natin. Okay, bouncing check law. So, ayan. RTC, MTC, and so on. So, next tayo. So, ayan. Okay na ba? Okay? Yes, sir. Okay na. Sige. Okay. Sige. Dito tayo. Okay. So, dito tayo, class, pag sinabi natin summary procedure, pakibasa muna. Ayan. Retain. Okay. So, next tayo. So, mainit masyado dyan sa ano, no? Sa ganito? Sa Corona Dal? Sir, ano? Sir Roger, mainit masyado. Kamusta yung weather dyan? Sir Robin, pakibasa ng summary procedure. Then, i-explain ko. Summary procedure. Sorry. Summary procedure.
procedure wherein the court decides the case decides the case through evidence and affidavits presented by parties, no trial and hearing. Purpose, to achieve expeditions and inexpensive determination of cases without regard to technical rules. Governed under the rules of summary procedure. Number one, violations of traffic laws, rules and regulations. We have number two, violations of rental laws. Number three, violations of municipal or city ordinances. Number four, all criminal cases, imprisonment not exceeding 6 months. And also number five, damage to property through criminal negligence. Imposable fine does not exceed 10,000 pesos. A summary procedure natin. Okay, pag na-encounter nyo ang summary, pero mas mainit dahil sa ito. Okay. Hindi masyado dito kasi ano may mga puno konti. Sa Corona Dal, pupunta rin ako bukas dyan sa Corona Dal. Tingnan ko kung mainit ba. I-compare natin. Sige, kahit saan ka naman na no, thank you, Sir Robin. So, explain natin what is summary procedure. Pag sinabi natin summary procedure, it is a procedure wherein the court decide the case through the evidence and affidavits presented by the parties. So, yan yung tinatawag natin, class, na summary procedure. Ibig sabihin, magde-decide ngayon ang judge based on the presented evidence and affidavits by both parties. Hindi na kailangan mag-conduct ng trial and hearing. Kaya nakalagay dyan, no trial and hearing, class, ang tinatawag natin na summary procedure. Okay? There is no trial and hearing should be conducted kasi that is what I call the summary procedure. Nakuha ba? Kung nakikita ninyo or nanonood kayo ng ano, so, di ba sa marami sa yung matandang judge class, nakita niyo yun sa Amerika. So, yung pupunta lang sa, ano, pupunta lang yung complainant and yung accused doon sa harapan. Tapos, i-decide niya na. Ibig sabihin, beforehand, so, di ba, na-decide niya na or na nakita niya na yung evidence na pinresent class ng both parties, ng complainant and of course the accused. So, yun yung tinatawag natin ng example class ng summary procedure. Ang purpose ng summary procedure class is to achieve expeditions and expensive determination of cases without regard to the technical rules. Ibig sabihin, para mas mapabilis ang pag-decide ng mga cases without inexpensive, ibig sabihin hindi masyadong mahal. Okay, that is the purpose nila class is to achieve an expensive determination of cases without regard to the technical rules. So, ayan, achieve expedition and expensive determination. So, ang covered niyan under the rules of procedure class, we have the violations of traffic laws, rules, and regulation. So, pupunta yan ngayon sa tinatawag natin na summary procedure class. Kaya di ba minsan doon sa may ano, doon yung sa nakikita ninyo, nakikita natin sa Amerika, yung sa Facebook nga na lumalabas sa ano ninyo, sa mga screen niyo, 'di ba? Yung mostly sa traffic, dahil sa traffic, no, na sobra over speeding or may na ano. So 'yun yung mga example class ng summary, yung summary ticket and so on. So 'yun yung traffic laws na violate mo. Then we have the rental laws naman, municipal or city ordinances, papasok rin yan sa summary procedure. And of course, all criminal cases of imprisonment not exceeding 6 months, papasok rin yan sa tinatawag natin na summary procedure class. Okay, then of course, yung number five, damage to property through criminal negligence, which is the imposable fine does not exceed 10,000 pesos. Papasok yan ngayon sa tinatawag natin na summary procedure. Okay, ito yung mga cases class ha. Dapat familiarize yourselves with the rules under summary procedure. Again, ang summary procedure, the procedure in the court wherein the base or the case is decided through the evidence presented by both parties, the complainant and the victim. Then, ang purpose niyan is for the speedy determination of the case or to achieve expeditions and inexpensive, ibig sabihin hindi masyadong mahal or not expensive. But of course, ipapalo pa rin yung tinatawag natin na technical rules. Okay? So, without regard to the technical rules na tinatawag natin. Okay. Iba naman yung tinatawag natin na speedy trial. Ang speedy trial, so meron may ano rin tayong tinatawag na speedy trial or summary. Meron tayong tinatawag kasi class na summary procedure and summary hearing. Ang summary procedure, ito yon. Okay, no trial and hearing conducted. Magde-decide ang korte
or ang judge based on the submitted evidence by both parties. Ang summary hearing naman, class, ang tawag natin ng sa summary hearing, ganito kasi yon. Meron pa rin trial and hearing, pero mabilisan. Ibig sabihin, 1 month or 2 weeks or 3 weeks, ibig sabihin there is a time frame na dapat ma-resolve na. So yun yung tinatawag natin na summary hearing. Meron pa rin trial and hearing yon. Nakuha ba? Nasundan ninyo? Okay na ba? Sino yung magtanong? Sir, ano? Sir, wala po ba tayong summary procedure sa Pilipinas? Kapag sa Pilipinas, class, meron namang summary procedure. Meron namang summary procedure sa Pilipinas. Kapag ganito, yung traffic laws, rental laws, municipal laws, meron yan. Okay? So meron tayo, class, na summary procedure sa Pilipinas. Hindi lang yan sa ibang bansa. Ha? Meron tayo, class. Kasi kapag yung mga based naman sa mga overspeeding, sa mga ganun, kapag yung mga municipal city ordinances, class, pagdating sa korte, medyo madagdagan pa yan kapag hindi na i-summary procedure. Kaya kung hindi nyo alam, meron tayong summary procedure sa Pilipinas. Kaya kapag kung hindi kasi magkakaroon ng summary procedure, mas patong-patong yung mga kaso na kailangan i-resolve ng mga judges natin, di ba? Every day. So kaya yun yung purpose ng summary procedure. Meron tayo, class. Kaya nga yung mga sa traffic laws natin, mga rental laws, mga municipal city ordinances, yung mga fines naman na not exceeding 6 months or yung mga fine na konti lang or yung mga minor offenses, of course, sinasubject yan for summary procedure. Pero kapag mga serious offenses yan or serious crimes, hindi natin yan pwedeng i-subject for summary procedure. Nakuha ba? Nasundan niyo, class? Okay na ba? Okay? Okay, kasi gahol sa oras yan kapag ano, kapag kailangan ni subject. Sir, same din po ba yan sa CA and SA kasi wala sir din ba hearing trial? Hindi. Ang CA and SC class, ano yan sila? Review court. Nare-review nila yung kaso. Dito sa summary procedure class, hindi yan talaga basically sa CA and sa Supreme Court. Procedure lang yan sa korte. Pwedeng sa MPC, okay? Kasi nga yun yung tinatawag natin na or pwede rin sa RTC magka-conduct ng summary procedure. Okay, ang purpose niyan para mapabilis ang expedition ng cases natin. Kapag sa CA naman, class, at sa Supreme Court, of course kapag hindi ma-resolve sa baba, doon na yan iakyat sa CA and Supreme Court. Ang procedure sa procedure naman kasi ang tinitingnan natin dito. Okay? So nakuha ba? Nakuha ba? Okay na ba? Okay na? May question pa kayo? So ayan. Okay, sige. Let's proceed now on the next slide. Okay, so next. Okay, dito tayo, class, we have the statutory construction of the rules. Pag sinabi natin statutory construction of the rules, that is always in favor of the accused. Then kanina, may nagtanong sa akin we have the two types of due process. So again, ang two types of due process natin, we have the procedural due process and then the adversarial due process. And then in the procedural due process, class, a person is presumed innocent until proven guilty by the court of law. Yan yung tinatawag natin na procedural due process. The person is presumed innocent until proven guilty by the court of law. Ang adversarial naman, ang adversarial due process, the person is presumed guilty until proven innocent. Okay, nakuha ba ninyo? So, ano ngayon ang sinusunod natin dyan sa Pilipinas? Okay, so of course, the yung tinatawag natin, class, na procedural due process. Okay, so yan yung tinatawag natin na person is presumed innocent until proven guilty by the court. So ano ba yung pinaka-primary right, class, ng ating accused sa korte? Ano yung pinaka-ano natin? Ano yung pinaka-primary right ng accused natin sa korte? Ano yun? Presumption of innocence, sir. Okay, so ayan. So that is the presumption of innocence, di ba? The person is to be presumed innocent until proven guilty. Ang right to remain silent, class, yan naman ngayon ang primary right ng suspect or the persons of interest. Kapag suspect ka, ang pinakauna or yung pinaka-primary rights mo, of course, marami pa, no? Ang pinaka-primary right mo, class, as a suspect is the what we call the right to remain silent. Kapag accused ka naman sa loob ng korte, of course, that is the presumption of
innocence. Okay, nakuha ba? Sir, yung sa ano po, sir, yung sa adversarial system po, sir. Oo. Ang nauna po doon, sir, is person is presumed innocent po, sir, eh, until proven guilty. Nagbaliktad Yung ba? Dun, yes, sir, yung doon po Oh, sa wait na. adversarial system po, sir. Ay, sa system? Ay, hindi, due process naman to, due process. Ay, walang magkaiba yun po, Oh, sir. magkaiba yun sila. Yung tatlo, kanina na-explain natin, system of criminal procedure yun. Yung ito ngayon, Yes, two sir. types of due process. Baka nagkamali kayo. Pero i-check ko mamaya, baka nagkamali ako. Pero ganito ha, dalawa ang types of due process natin. Tapos, Sa yung tatlo kanina, ano yun sila? System of criminal procedure. Parang gano'n. Sa inquisitorial system naman po, sir, ano, person is presumed until Innocent. proven innocent po, sir. Oh, kapag The sa ano inquisitorial system. Oh, kapag sa system ba? Yes, sir. Alam, Yes, sir. oh, yes, yes. Tama Kapag po ba yun? yes, yes, tama 'yon. Kapag sa system. Pero kapag sa due process, ito lang yung dalawa, yung two types of due process natin. So, sa ano kasi Yes, to eh, thank yung sa you. akin kasi is UP yung notes ko na kinunan. Yung sa bar nila. So, pero i-check natin mamaya. Pero tandaan niyo para hindi kayo ma-confuse between the due process and then yung isa naman is system. Yung system of criminal procedure, tatlo sila. Tapos yung types of due process, dalawa. Okay? So yun lang lahat. Ano lang naman, parang basic lang naman ang tanungan dito pagdating sa board exam. So yan. So again, ang statutory construction of the rules that is always in favor of the accused. Okay, so dito tayo, pakibasa muna. Sino nga magbabasa? Si Anthony. Si Anthony, meron ba siyang microphone? Sige. Sige, si Sir ano na lang, si Sir Robin, kasi siya yung available. Sir Robin, pakibasa yung sources of criminal procedure natin. Wait lang. Seven sources. Okay, go ahead. Seven sources of criminal procedure. We have RCLCPED. Number one, rules 110 to 127, the revised rules of court. Number two, 1987 Constitution, particularly those under rights of an accused under Article 3. Number three, various acts passed by legislature. Number four, Civil Code, Article 32 to 33 and 34. Number five, Presidential Decrees or PD. Number six, Executive Orders. And number seven, Decisions of the Supreme Court. Ang ating sources of criminal procedure, marami na siyang ano ngayon. Maraming nadagdag dyan. So of course, una dyan, we have the rules of court from Article 110 to 127, the Constitution, the Legislature, Civil Code, Presidential Decrees, Executive Orders, Decision of the Supreme Court, and so on. Then, of course, meron tayo dito marami ang nadagdag dito. So i-check, ibibigay ko lang mamaya. So kapag ano natin. Pero of course, class, hindi naman masyadong. Ang last February, ano ba yung tinanong sa inyo, class? Yung baka ilalabas nila ulit. Yung sources of ano ba? Criminal law ba yun? Tama ba? Sino yung nag-take ng February? Yung mga ano natin? Ano ba yung tinanong sa inyo last? Ano? Anong sources yon ang tinanong? Sir? Okay. Ano yung tinanong na may tanong kasi doon last February eh. Kasi posibleng ibabalik nila yan. Sir. Okay. Source, wow, galing. Sources of criminal procedure. Ano nyo ba na tawag nito? Na-remember nyo ba yung exact question doon na ano natin? Wala ba? Wala. Wala ninyo. Hindi nyo na ano? Criminal procedure. Okay, yung sources of criminal procedure. Ano yung sinagot ninyo? Nakasagot ba kayo doon yung sources of criminal procedure? May nasagot ninyo or hindi? Wala ba? Hindi.
Wala? Okay, so ayan. So ito yung mga sources of criminal procedure class. Meron na siyang updates ngayon as of now. Okay, nung tinignan ko dito sa bagong ano natin, 13 na ang kaniyang sources of criminal procedure. So meron na rin civil code, certain judicial decisions, the speedy trial, circulars, the revised penal, the revised rules on criminal procedure, and amendments. Mamaya ibibigay ko sa inyo class ang bago ah, yung sources of criminal procedure. Ang nalagay kasi dito, 7 lang. So ngayon, meron ng 13. In case na ibabalik nila ulit ang tanong, okay, so sana naman ibalik nila ulit, no? Kasi isa siya, ako lang yan eh. So posibleng, ano natin yan, lalabas yan. Hindi ko na, pero yung nakita ko na remember ko yun ulit. Okay. Sige, tignan ko rin doon kasi na, na ano ko rin eh, na, sabi nito, na-compile ko rin yung mga lumabas last February sa lahat ng areas kasi. Kasi after ng board exam, yung mga nagtitake, binibigay na sa akin ang mga tanong. Kaya nakita ko kung ano yung mga lumalabas at posibleng lalabas rin sa time ninyo. Okay, so yan. Huwag na natin problemahin muna. Okay, dito sa criminal procedure, we already discussed this one. Tripobram, pretension lapse. Pero dapat class, na-memorize nyo yan ha, or na-ano ninyo. So dito tayo class, magsa-start sa prosecution of offenses. Pakibasa nga muna, sino kayong pwede magbasa? Si, yung iba, ano, sige, sir, baka mapagod na si Sir Robin. Sige, maghanap muna tayo ng iba. Sige, mamaya si Sir Robin naman. Sino yung available? Si Sir William. How about Sir William? Yeah. Yes, sir. Okay, sir, pakibasa muna ng rule 110. Rule 110, prosecution of offense, prosecution inquiry, filing of a case in court, complaint, sworn written statement charging a person of an offense subscribed by the offended party, peace officer, or other public officer charged with the enforcement of law violated, filed at the prosecutor's office. Information and accusation in writing charging a person of an offense subscribed by the prosecutors and filed with the court, sir. Okay, thank you. So dito class, sa Rule 110 or the prosecution of offense, of course, pag unlimited pala sa Robin. Okay, of course class, sa prosecution, pag na-encounter nyo yung term na prosecution, ibig sabihin ng class, it means inquiry and filing of case in court. So it is an inquiry or it is the filing of a case in court. So that is the prosecution. So pag sinabi natin, magsa-start class always ang kaso. Magsa-start ba ang kaso class kapag walang na-file na complaint or information? Meron ba? Magsa-start ba? O hindi? Magsa-start o hindi kapag without the filing of complaint or information? Magsa-start o hindi? O hindi ba? Nandiyan pa ba kayo? Baka hindi nyo narinig ah. From time to time, i-check ko kayo kung nandiyan pa. Bigla akong nawala. Wait na class. Ayan na. Okay, so ang tanong natin kanina, so magsa-start nga ba or magsa-start ba ang kaso or magpo-push through ba ang kaso kapag walang na-file na complaint or information? Meron ba? Magsa-start ba or hindi? Hindi, sir. Okay, hindi. Okay, very good. Okay, ganito kasi yan, class. So, pag sinabi natin under the Rule 110 or prosecution of offenses, so magsa-start yan talaga, class, by filing of complaint and information. So, hindi kayo pwedeng mag-take ng board exam kapag hindi nyo alam ang difference between complaint and information. Tama? Pinaka-basic yan, no? Sa lahat ng mag-take ng board exam or sa lahat ng criminology, dapat alam nyo ang difference between complaint and information. So, ang problema kasi sa mga mag-take ng board exam class. Kapag feeling nila, sorry, kapag feeling nila malayo pang board exam, chill, no? Kapag parang ayaw niya patapusin yung lecture natin. Nandyan pa ba kayo? Nandyan pa? Yes, sir. Nandyan. Yes, sir. So, ano yan? Akala ko na, naiwan na. Okay, so dito tayo class. Okay, again, so dapat as a
as an examinee. So dapat alam nyo yung difference between complaint and information. So kasi nga, hindi ka po daw pwedeng mag-take ng board exam kung hindi mo alam yung pinaka-basic na complaint and information. Pag sinabi natin complaint class, it is a sworn written statement. Ibig sabihin, sinumpa ang salaysay. Charging a person of an offense or a crime, ang nagsusubscribe dyan class or nagsasign niyang complaint or information is OPP, di ba? Ang acronym natin dyan palagi is the OPP. Ano naman yung OPP, sir? Yung O, of course, that is the offended party. Yung P naman, peace officer. And then yung another P, that is other public officer charged with the enforcement of law violated. Saan ba natin pina-file ngayon ang complaint class? Sa prosecutor's office. Again, pina-file natin ang complaint class sa office of the prosecutor. Nakuha ba? So, tanda ninyo ang term na fiscal, that is the former name or the old name of the prosecutor. Ang tawag sa atin ngayon sa kanya is prosecutor. So, tanda ninyo, ang complaint, it is a sworn written statement or sinumpa ang salaysay. Charging a person of an offense, sinong nagsuscribe niyan or nagsasign, si offended party, peace officer, or any public officer in charge with the enforcement of law violated. Pag sinabi naman nating information, of course, that is an accusation in writing. Pag sinabi nating accusation in writing class, ina-allege mo ngayon yung isang tao na nagkasala under the Philippine law. Ina-allege mo siya na, or in-accused mo siya class na nagkasala siya or siya yung may sala under the Philippine law. So of course, ang information, ang purpose niya, same as true with complaint, charging a person of an offense. Okay? Subscribe by, sino nagsusubscribe class sa information? Si prosecutor. Okay? Again, ang nagsusubscribe sa information, walang iba, kung di si prosecutor. And saan natin pinafile ngayon ang information? Pinafile natin yan ngayon class sa korte. Nakuha? Saan natin pinafile ang information? Pinafile natin yan ngayon sa korte. Ang complaint is pinafile natin sa prosecutor's office. Nakuha ba? Nasundan ninyo? Yes, sir. Okay, so ngayon. Yes, okay, so ano ngayon ang common denominator ng dalawa? Ano yung pagkakaparehas nilang dalawa? Kasi there is a common there is a common denominator between the two. So, anong common denominator nila? So, what is writing, the common? Sir. Writing. Okay. Ano pa? Yung iba? Ano yung parehas nila dyan? Dapat magaling kayong makilates. Judging the person, sir. Okay, very good. Sino yon? Sino yung nagsabi? Of course, charging. Okay, sir. Sino? Sino yung nagsabi kanina? Charging a person of an offense. Okay? Yan yung common denominator nila, class. Okay? So, charging a person of an offense. Ganon ko hinauli or doon ko nakikita, class, kung very particular ba ang students sa kanyang binabasa kapag alam niya yung difference at pagkakaparehas. So, charging a person of an offense, yan yung tinatawag natin, class, na common denominator ng complaint and information. Okay? Sana ko ba? So again, yung tinatawag natin na difference between complaint and information, yan yung dapat malaman ng mga students when it comes sa taking the board exam, kasi very common yan. Hindi ka pwede mag-take ng board exam kung wala yan, kung hindi mo alam yan. Pag sinabi natin complaint, it is a sworn written statement subscribed by the OPP, offended party, peace officer, or any public officer, and pinafile natin yan sa prosecutor's office. And information naman, yan yung tinatawag natin na accusation in writing. Then, of course, it is subscribed by the prosecutor and pinafile natin yan sa loob or sa korte. Nakuha ba ninyo? Nakuha ninyo, class? Yes, sir. Okay, so yan. Dapat walang magkamali dito, sa prosecution and prosecution of offenses. So, yan. Then, of course, sino nga ba ang magpo-prosecute ng criminal actions? Ang magpo-prosecute ng criminal actions, class, of course, that is a general rule. Dapat it will be prosecuted under the direction and control of the public prosecutor or the prosecutor. Yung mga offenses naman, such as seduction, abduction, acts of lasciviousness, shall be prosecuted upon the complaint filed by the offended parties. Kasi tinatawag natin yan sila, class, yung mga kasaa, di ba? Yung kasaa, as a private crime. Okay, private crime. So, ibig sabihin, it is only prosecuted or pina-file yan. Sila lang pwedeng makapag-file ng kaso. So, yung concubinage, abduction, seduction, acts of lasciviousness.
So only the offended party can file a case. So again, sino yung magpo-prosecute ng criminal action? Of course, under the it will be prosecuted under the direction and control class of the prosecutor, or ito bigyan, public prosecutor. Okay, kapag pwede ba mag-prosecute yung mga private prosecutor? Sorry. Pwede ba mag-prosecute class yung mga private prosecutor? Pwede ba? Yes or no lang? No, sir. Okay. Pwede naman. Pero, of course, dapat under the jurisdiction pa rin or under the supervision pa rin ng public prosecutor. Pwede naman class, pero dapat nasa ano pa rin sila, kumbaga under supervision pa rin sila ng public prosecutor. Pero general rule natin, ang dapat mag-prosecute ng mga offenses natin, of course, the public prosecutor. Nakuha ba? Nakuha rin yun? Nasundan? Yes, sir. Okay, sige. Let's, okay. So, tandaan niyo, class, ang people of the Philippines, bakit kaya in every cases, hindi nakalagay ang pangalan ngayon ng accused? Okay, ay, hindi nakalagay ngayon, sorry. Hindi nakalagay ngayon ang pangalan ng biktima. Bakit kaya, class? Yes, Robin, may question ka? May question ka, Robin? Sir Robin? Wala, Ay, wala, wala. sir, sasagot lang. Ay, nasagot na. Okay. So bakit ngayon in every criminal cases hindi nakalagay ang pangalan ng biktima? Nakalagay doon People of the Philippines versus Cardo Dalisay, just for example, Cardo Dalisay. So bakit hindi na lang ilagay doon ang pangalan ng biktima? Yung Cardo versus Carda. Bakit, class? Ano yung reason doon? Para di mapahiya siya. Hindi mapahiya? Parang masyadong mababaw yung hindi mapahiya. To protect the victim, privacy of the identity, sir. Hindi privacy, okay? So ang sabi ni Dwenny, naapektuhan tayong lahat. Okay, very good, okay? Kasi class, ang tawag natin, bakit People of the Philippines ang nakalagay doon? Kasi si People of the Philippines or the POP is tinatawag natin na ROP and class, the real offended party. Kaya hindi nalalagay ang pangalan ng biktima doon sa versus kasi sa baba lang ilagay doon sa i-allegement natin. Kasi nga, si People of the Philippines is the real offended party. Nakuha ninyo? Kasi whatever crimes na nakomit or na nangyari sa bansa natin, okay, nangyari sa bansa natin or may nag-transpired na krimen or criminality, it directly affects us all. Lahat tayo na apektuhan, class. Kaya tinawag natin yan na People of the Philippines is the real offended party. Okay, whatever crimes na nakomit or na nangyari sa bansa, so it directly affects us all. So People of the Philippines is the real offended party. Nakuha ba? Nakuha, class? Yes, Nakuha sir. niya. Okay, so yan, yung tinatawag natin na People of the Philippines. Ang People of the Philippines is the real offended party. Kasi again, kapag yung mga crimes, whatever crimes na mangyari sa inyo or mangyari sa Pilipinas, it directly affects you all. Okay, so yun yung tinatawag natin. Ano. So actually, class, yung aking lahat ng mga discussions, nandito yan sa Power Notes. Okay, so naka-ano yan. Naka-anchored yan sa Power Notes. So, kung may meron naman kayong budget, pwede kayong pumili yan. Kung wala naman, magbibigay naman ako. Pero hindi yan parehas dito sa content ng Power Notes. Ang Power Notes kasi kahit saan mo dalhin, kahit saan mo dalhin, pwede mo madala. Kapag pumunta ka sa beach, pumunta ka sa mga coffee shop, anytime. Tapos ano na to siya, parang lifetime na ano, na tawag nito na review materials kahit saan. So, pero kasi same lang naman kapag ano ka class, magpa-print ka, di ba? Na ibibigay ko ang daming pages yon. So, ano kayo, magagastusan ka. Yung 2023 edition, okay pa naman. Then, yung 2024 edition kasi ito. Hindi kasi ako may-ari. Ano na ako, isang, tawag nito, yung nag-i-edit or nag-author. So, doon pa rin yan. Ang iya, tawag nito, iya, bilhin sa pinaka-main. Okay, so yan. So, don't worry, class. So, yan, class, yung ano ninyo. Pero, of course, magbibigay ako. Pero kung i-compute mo na yung ipapaprint ninyo, same lang naman, di ba? So, medyo mahirapan ka pa mag-ano, mahirapan pa kayo magpaprint. Okay, or malaki rin ang gastos ninyo. Kapag, halimbawa,
ang dami pa naman i-print niyo. Pero maganda to class kasi lahat ng subject nandito na. Then ito na rin ang ginagamit mostly ha, ng ano ng mga students all over the Philippines for ano, 23. Okay, okay naman yung ano 600 plus oo, yung pages noon. Ano yan sa class? 1,800. 36 subject, 6 areas nandoon na. Then maganda siya kay naka-summary type na ano natin. So madali na. Same lang ba yan sa Power Notes, sir? Yes, Power Notes naman to. Meron ka ng Power Notes. Yung may Power Notes na class na nakabili na, okay na yon. Kasi may mga changes lang konti. Okay. Hindi namin pwedeng ibigay ang soft copy kasi wala na kaming ibibenta noon. Wala na nasa ano na yon, nasa publisher kasi yon class. Sila yung nagpi-print niyan. Okay. So kapag ibigay ang soft copy sa inyo, edi wala nang natira doon sa author or sa mga so yan. Na-refer ko kasi sa kaibigan kong Power Note. Soft copy. Yes, Dione. Ay, book, nagbili ka na? Sir, tanong ko lang po kung sakali pong bibili, sir, kanino po mag-upload, sir. Ay, doon sa ano, yung nakatag palagi na page, yung Cream Coach Training, meron naman yung admin or yung secretary, siya yung nag-ano. Kapag nag-order ka, agad-agad, ipapadala nila yan kung saan ka na, ano, na lugar. Pero yung ibang school kasi class, ano yon, maswerte yung ibang school kasi by buff, sila mismo ang gumagastos sa mga students nila. Halimbawa, yung graduating na yung mga students nila, sila mismo ang gagastos. Ang school mismo ang mag-order sa Cream Coat ng Power Note. So, before sila mag-take ng board exam, meron na silang Power Note isa-isa. Okay, so yun class. Kasi yung mga review center naman, hindi naman lahat ng review center magbibigay ng complete, di ba? Okay. Mostly yung mga big university, yung sa Cavite State University, sa mga Iloilo, mostly class, bulk sila. Ang bumibili noon is school nila mismo. So, kasi nga, nakadepende yan sa school ninyo. Okay? So, before sila mag-graduate, may power notes na sila. So, parang, as kahit saan pa sila pumunta na review center, meron silang sariling review materials na kinascan-scan or ano. Okay. So, by the way, so pag-usapan na lang natin yan kapag mag-PM na lang kayo sa akin o mag-PM kayo doon sa page nila. Minsan kasi natatabunan doon yung mga messages ninyo kaya minsan hindi ako nakakapag-reply. Kasi everyday siguro natatanggap ko ng message na sa 200, 300 messages sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Hindi ko rin wala naman akong ano kasi. Sa amin, walang libre. Sige lang, okay lang yan, guys. Investment kasi ang board exam. Ang pagpasa sa board exam, investment yan as much as possible, collect yung mga review materials na gusto ninyo or mas maganda na makakatulong sa inyo, di ba? So, investment kasi yan. Kapag, then after ng board exam ninyo class, yung mga binabasa ninyo, yung mga notes ninyo, huwag nyo ipamigay yan. Dapat, investment nyo yan. Dapat, nandyan pa rin yan sa inyo. Katulad sa akin, di ba? Yung mga notes ko na ganito, criminalo lang to lahat. Okay? So, nandiyan pa rin yan. Yung notes ko na, 12 kasi na ganito yung naubos ko nung nag-review ako class. 12, yung malalaking notebook. So, ganun ako masipag magsulat dati. Kahit hindi naman ako masipag magsulat. Diba? Mas gusto ko magsalita compare magsulat. Pero nung board exam, kailangan ko magsulat talaga. Kasi, hindi lang naman board exam ang piniprepare ko. Yung future ko as a lecturer, as a speaker. Kasi bata pa talaga ako is ang forte ko na or ang strength ko na is public speaking or yung nagsasalita, okay, voice over o di ba DJ, so ganun yung trabaho ko, kaya hindi ako nahirapan kasi nga meron akong notes. Kaya kapag after yung board exam, huwag yung ipamigay yung notes niyo sa kaklase ninyo or sa mga next na batch. Okay, dapat bumili sila ng sarili nila at gumawa sila ng sarili nilang review materials class. Kasi, halimbawa, magiging lecturer kayo, magiging professor kayo, or magiging police officer kayo, magagamit niya yan, lalo na sa criminal law, lahat sa area, di ba? Hindi naman ibig sabihin na tapos ka na nag-review, tapos ka na nag-board exam, doon na mag-stop. Hindi, class. Dapat continue pa rin yan. So, mali yung ginagawa ninyo, ha, na, or mali yung ginagawa ng iba na after ng board exam, ibibigay nila sa iba yung kanilang notes. So, dapat, i-keep ninyo yan. Kasi, magagamit niyo yan in the future. Nakuha ba? Nakuha ninyo? So, dapat, wag after ng board exam, huwag nyo agad-agad ipigay kasi magagamit at magagamit nyo pa yan. Okay? So, dapat clear tayo. Okay? So, nandyan pa kayo?
Anong oras na ba? Yes, sir. 11:30. 11:30, sir. Ah, 11:30. Okay, dito muna tayo sa requisites. Dito lang tayo mag-end. Siguro mag-gutom na kuno siguro kayo. Don't worry, matatapos rin natin ito mamaya. Kasi step by step tayo. Okay, after board, ibinigay agad, pero di na pala. Di na. Ay, so yun, dapat ano, huwag mo muna ibigay. Okay. So, sige lang, bawi lang dito. Baka this is the right time for you. So, saan ka nag-review last, ano sir? Last, si Sir Ray Remone. Okay. So, saan ka nag-review? So, dito tayo class. We will continue. So, again, we already discussed the difference between complaint and information. So, this time, we will determine ngayon class yung valid complaint or information. Ibig sabihin, sapat ba or valid ba yung content ng complaint information? So, meron tayong tinatawag dito na nadikaplanada. Okay, nadikaplanada, that is the requisites of a valid complaint or information. So, again, the valid complaint or information na tinatawag natin. So, we have the nadika. Okay, nadikaplanada. So, ano nga ba yung nadikaplanada? So, that is the valid complaint or information. So, yung na, ibig sabihin yan, the name of the accused dapat mag-appear doon sa complaint or information. Then pag sinabi natin de, that is the designation of the offense. Yung ka naman, that is the cause of the accusation. Yung pla, that is the place of the commission of the crime or the commission of the offense. Yung na naman, that is the name of the offended party. And then yung da naman is the date of the commission of the offense. Again, pag sinabi natin requisites of a valid complaint or information, na ibig sabihin sufficient or tama yan ang nilalaman ng complaint and information, dapat na-follow natin yung acronym natin na nadikaplanada. So what is nadikaplanada? Yung na, that is the name of the accused. Yung de, designation of the offense. Yung ko or yung ka rather, that is the cause of accusation. Yung pla is the place of the commission. Yung na is the name of offended party. And yung da naman, the date of the commission of the offense. Yan yung tinatawag natin na requisites of a valid complaint or information. Nakuha ba? Dapat kompleto yan, class, ha? Kasi kapag, halimbawa, hindi kompleto, nagkataon na wala yung pangalan ng accused, wala yung pangalan ng offended party, ano yung next na remedy mo, class? Ano yung next na remedy? Motion to quash. Okay, motion to quash. Mamaya, i-explain natin what is motion to quash. So kaya the very important class na magkaroon or kompleto or valid ang nilalaman or kompleto ang nilalaman ng complaint or information. Kaya nagkaroon tayo ng nadikaplanada. Okay? So yan. So dito tayo muna mag-end. Magkain muna tayo, class. So mamaya matapos natin yung lecture natin 4 p.m. or 4:30. So still 1:30 tayo mag-start ng ating afternoon session.